grabe talaga ginawa ng Panginoon. Gusto ko lang tanongin, sino dito yung mga answered prayers simula nung nagkaroon tayo? Meron bang inugota sa kamay ang mga inugota ng Panginoon? So praise the Lord. So na-prove natin that there is really power in prayer because we are allowing God to intervene here on earth doon sa ating mga ginagawa sa mundo ito. At ilang weeks din yun, kaya ngayon series break natin. Gusto ko lang remind kayo that tonight is just a reminder. The topic that I have prepared for all of you is just a reminder for each and everyone that we have an assignment. It's not about religion. Just want to give you a short testimony of what God did last week dun sa aming Life Connect. Talagang ano lang ako, na-overwhelmed lang ako kasi meron isang babae ron, bigla siya nagsalita, sabi niya, I'm speechless. Sabi niya, ang tanda ko na ba't ngayon palang nakikindihan itong message nito. Itong message na pinag-uusapan natin, talks about the kingdom. Ito yung main topic ni Jesus Christ at ito yung focus na message ni Jesus Christ. At ito lang yung iisang subject ni Jesus Christ. Nung nagpunta siya rito, ito lang yung kanyang subject, ito lang yung kanyang pinreach. Kaya nga, ito yung ating focus. And before I continue with this message for tonight, gusto ko lang i-remind at ma-refresh tayo doon sa ating passion. So can you please put it on the screen. So this is our passion as a church. Ito po yung ating pinaka-iniyayakap. At ito yung reason kung bakit natin ginagawa ito sa church. No? We're not establishing any religion. So bakit tayo nagkakantahan? Bakit natin kailangan mag-reach out ng mga tao? Not to recruit them into a religion, but to bring them in the kingdom of God from darkness to light because we used to walk in darkness, all of us, because of Adam. But Jesus came here on earth, the second Adam. Ngayon, nabubuhay na tayo sa kaharian ng Diyos from darkness to light. Yun yung sinasabi ng kanta lagi ni Gary V, from darkness to light. Ibig ko ba yun? Take me out of the dark kasi ayaw ko dun mabuhay sa dilim. At gusto ko na ngayon sa kaliwanagan ng kaharian ng Diyos. So, basahin natin ulit para lang ma-refresh tayo. 1, 2, 3, go. A great commitment to the message of the kingdom, following the great commandment, and doing the great commission will build a great church. Alright? So mapapansin natin dyan, most churches today, we are not competing from any religion, we are not competing sa ibang churches. But ito lang ang napansin ko, hindi ko sinasabi magaling tayo, pero ito lang yung napansin ko. Lahat ng mga churches ngayon, mga born-again churches ngayon, naka-focus sila sa Great Commandment and Great Commission, which is true naman. Kailangan naman natin kasi yun yung huling bilin ni Jesus. Ano ba Great Commandment? Love God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind, and love your neighbor as yourself. Napakaganda niyan. And the word commandment is not a religious word. It is a government word. Command yan. Utos yan. Kasi nga, kung pumunta si Jesus dito, ang dala niya, gobyerno na. Si Jesus na pumunta ito, gobyerno na doon ang dala niya, kaharian. Kaya nga tinuruan tayo mag-pray, thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. And then sinabi ron, yung Great Commission, go and make disciples to all nations, baptizing them in the name of the Father, etc. Yung po yan, yung Great Commission. Napakaganda niyan, pero we need to understand yung pinagpupunan ng inspiration ng dalawa na yan, yung commandment and commission. Walang iba, doon, walang iba kung hindi, yung message kung ano yung pinis ni Jesus, which is the kingdom of God. Because the gospel that we know, simula ng bata tayo, the gospel of salvation, namatay si Jesus, para sa iyo, sa course ng Kalbani, yung good news po yan. Yan yung gospel ni Paul. Pero yung gospel ni Jesus, iba. The gospel of what Paul taught us is about Jesus Christ died for you, and that is the gospel also. But the issue here is not Paul, the issue here is Jesus. Because this is the gospel that Jesus taught us. That's why you are on assignment, kingdom assignment. Why? Because there are two spiritual kingdoms in this world, di ba? Lagi sa sabi, darkness and light. Sa kingdom of God, puro love. Sa kingdom of Satan, puro anger. So I don't know which religion you belong to, but ang tanong, ano ba ang nasa puso mo, galit o pagpapatawad, pagmamahal? Yan ang puso ka. Hindi pinag-uusapan dito, ano sekta mo, denomination dito.
Hindi naman nagsulat si Jesus na, oh, magkakataga mo ng maraming iglesia o religion sa mundo, mamili kayo nun, ako rin yun. Ito lang naman ang in-emphasize niya. Kaya nga sabi nung kapatid Garibin, di ba? You take me out of the guard. Kasi for the sake of new man, dun sa mga lumapag sa Garibin ko. Yung sabi lang ang sabi ni Jesus, hey, Garibin, Jesus ko. Sabi ni Garibin sa kanta niya. Verse. Just one is sitting in me, Garibin. Sometimes, I just don't know what keeps me alive. And most of the time, when Jesus came here on earth, hindi
siya nag-focus lang sa ministry sa loob ng temple or sa loob ng kanyang inner circle, but most of his time, he spends his time on mission. He always go out. Why? Because yun ang kanyang assignment. At gusto ko makita natin ang assignment na yan, hindi lang yan exclusive sa mga pastor, hindi lang yan exclusive sa mga ng Bible school, yaman ay para sa mga anak ng Diyos. Taas ang anak ng Diyos dito, kamay ng anak ng Diyos. May assignment ka. Mission for the unbelievers. Kasi wala na tayong problema masyado dito sa ministry. Nagaling na natin kumantaan. Ang kailangan natin pagtunan ng pansin, lalo na sa buong CLGM sa Pilipinas, is for us to go to a mission and proclaim the message of the kingdom. Lakas sa inyo ang inyong amen. So let us start with, of course, this is one of our favorite verse. Tingnan lang natin muna ulit. Alam ko, gasgas na sa inyo ito, pero gusto ko lang magsimula dito. Ito yung initial, the first preaching ni Jesus na na-mention sa Bible, Matthew 4:17. Gusto ko lang dinawin ito. From the time Jesus began to preach and to say, repent for the kingdom of heaven is at hand. So, i-clarify ko lang ito. Ang pagkakaintindi ng marami dito, noong una, magbago kayo ng buhay, kung hindi kayo mapupunta sa langit. Yan ang nasa idea ng marami, noong una nila nababasa. Magbago na kayo, repent, kasi hindi kayo mapupunta sa langit. Pero hindi yan ang ibig sabihin niya. Magbago daw kayo ng isip, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay nandirito. Ganun yan. Hindi po yan yung magbago kayo, kung hindi kayo mapupunta sa langit. Hindi po ganyan rin yung protection niyan. Pagkatapos niyan, binabala yung beatitude, blessed are the peacemaker, for there's the kingdom of heaven, lahat ng mga teaching ni Jesus, binabala niya yan. Okay? At gusto, sabi niya pa, maging ilaw at asin kayo ng sanlibutan, kausap niya mga masasamang tao, dahil gusto niya baguhin ang mundo nito, dahil meron tayong tinatawag ng kingdom assignment. Yun po yung mission, hindi po yung ministry. Because all of us, we need to be busy, not just in the ministry, but we need to be busy in proclaiming the gospel of the kingdom to all the world. Mission po itong pinag-usapan dito. So tapos na tayo sa mga assignment natin dito. Hindi na tayo masyado mag-focus dito, pinalalakas na natin ang bawat isa. Alam na natin, isa bawat time na mag-level up na tayo, mga namatin. So, okay, lahat kayo dapat committed to preach the gospel of the kingdom. Kasi yan ang assignment natin. Kung meron pinaka-mahalagang assignment, hindi yung naharal lang natin yung kanta, hindi lang yung na-memorize natin yung Bible verse, hindi po ito pa-memorize na Bible verse. Kasi pwedeng ma-memorize mo Bible, hindi ka naman nag-mission. Pwedeng ang galing mo sa Bible, master mo yan, pero tanong, nag-mission ka ba? Nare-reach out mo ba yung mga un-church? Walang problema sa pag-memorize, mag-memorize din yan, pero issue rito, hindi memorization, mission. Kasi baliwala yung memorization mo kung di ka naman makakapag-reach out. Kasi si Jesus namatay sa mga taong nasa dilim. Si Jesus namatay sa mga taong siraang buhay. Si Jesus namatay doon sa mga pamilya ng wasak. Si Jesus namatay sa mga drug addict. Si Jesus namatay sa mga hold-up. Si Jesus namatay sa mga asawang naluloko. Si Jesus namatay para sa mga asawang naluloko. Si Jesus namatay para sa mga manluloko. Si Jesus namatay sa mga drug lord. Si Jesus namatay sa lahat ng yan at kailangan ma-recap sila, makuha sila sa dilim at magdala sa liwanag. Kaya pag hindi liliwanag ang buhay nila, hindi malinaw ang kanilang lalakaran. Meron pang vision. Sabihin mo, yung ginagawa natin dito sa loob, mo 2% pa lang ito. What we are doing inside the church right now, we enjoy the presence of God, but this is not the reality. Hindi pa ito yung lalim na gusto ng Panginoon. Meron pang gusto ng Panginoon na gusto niya lumabas tayo lahat. Kung ikaw ay musician, influence mo musician. Punta ka sa sakihong, i-preach mo Panginoon Diyos mo. Hindi ako nagbibiro. Kung ikaw ay involved kung saan business ka ngayon, kung ikaw ay involved sa mga alahas, lahat ng mga alahera, i-preach mo kingdom sa kanila. Kung ikaw ay karpentero, lahat ng karpentero, abutin mo, dali mo sa kaharian ng Diyos, huwag sa religion. Kung anong field meron mo ngayon, kung saan ka involved, i-preach mo ang pipis mo Jesus. Amen? Sino rito, umakatay na sa church nito dahil sa message ng kingdom, taas na Panginoon. All of you here attending this church, this group is following us, sila Italian, sila Mon, because of the message of the kingdom. So ito yun, from the time Jesus began to preach, sabi niya,
hindi ibig sabihin ito, magbago kayo, dadalhin ka mo sa iyo ngayon sa langit, hindi po gano'n yan. Magbago kayo ng isip, kasi meron namang bagong kapit, may kaharihan namang dadalhin sa lupa, ito ay spiritual, may bagong ugali dito, may bagong mga, mayroong mga sa loob dito, may mga pamumuhay dito, dapat magbago kayo upang malaman nyo ang tamang pamumuhay sa kaharihan ng Diyos dito sa lupa. Nasa lupa ka, pero ang buhay mo pang langit. Kasi may mga buhay dito ngayon sa lupa, buhay pang impyerno na. Wala pa sila sa impyerno, pero impyerno na dinadala nila. Tayo mga anak ng Diyos dito, supposedly, gagaling natin ang atmosphere ng langit sa mundo ito upang ang mga tao ay mabago ang kanilang pag-isip, isip makalangit. Kasi pag isip makalangit, hindi ka manlalaman. Isip makalangit, hindi ka mangapi ng tao. Pag may isip makalangit ka, hindi ka ma-pride. Walang ma-pride sa langit, bumaksak ka sa Satanas, eh, ma-pride yun, kaya may nabaksak yun. Pag ma-pride ka, hindi ka pwede sa kaharihan, bawal ang mayabang sa kaharihan ng Diyos. Bawal dito yung hindi nagpapatawad. Dito, pag binigay yung kanan, bibigay mo pa yung kabila. Ganun dito sa kanan. Kung gusto mo mag-function dito, mag-function ka na tama, katulad ni Jesus. Dito, pagpapakumbaba, pinag-uusapan dito. The more you are humble, the God will exalt you. So, ganun lang kasimple yan. Okay? At you need to leave your comfort zones. Sinabi ko sa inyo yan, hindi pa pwede dito yung relax ka. Hindi pa pwede. Dapat dito, deny yourself. You learn to deny yourself. Hindi ka na yung sarili mo na susunod, kundi Panginoon. So, tingnan natin ang mga last message ni Jesus bago siya pumunta sa cross. Sabi dito sa John, excited pa kayo mga kapatid? So, sabi mo sa katabi mo, kingdom assignment. Mission ministry. Okay, but we will talk about more on the vision. So sabi si Jesus, sabi niya, ito yung kanyang sinabi at desire niya sa kanyang mga disciples. John 17:18, ito sabi ni Jesus, as you sent me into the world, ito na yan, assignment na to, I also have sent them, the disciples, into the world. Sa ibang version, napakaganda, sa message version, sabi nito, in the same way that you gave me a mission in the world, I gave them a mission in the world. Sino yung mga yan? Lahat ng naborn again. Lahat ng mga pinagdaanan si Jesus. Hindi exclusive sa mga bishop, sa mga doktor, mga masteran, hindi po yan. Iyan ay sa mga disipulo ni Jesus, yung mga masunurin at willing sumunod kay Christ. Meron ka daw mission. Sabi mo sa katabi mo, may mission ka pala eh. Papaparang daw sinend si Jesus sa kanyang mission, ganun din daw ang gagawin natin. Eh wala naman tayong ibang sinusundan. Hindi naman si Felix Manalo, hindi naman si Mike Belante, hindi naman si Elisoriano, hindi naman si Pastor Franklin. Ang sinusundan natin sa mission, si Jesus. Kung ano sinimula ni Jesus, sinutuloy lang natin mga kapatid. Hindi naman tayo naging established ng organization, kung hindi kaharian ng Diyos. And I want you to be inspired with this mission kasi kung isa sa mga sikat sa Bible, siyempre si Pablo na kilala natin, na meron siyang matinding statement na sinabi about this mission. Na pag ito nakuha niyo ito, gusto ko makuha niyo ito kasi pag nakuha niyo ito mga kapatid, grabe talaga. Dapat makuha natin yung utak, isip ni Paul. So sabi nito, let's start from Book of Acts. Acts! Ito yung book na sinulat ni Luke, na ito yung book na continuous act of what Jesus started, and when he was done already, he died, and on the third day he rose again, after 40 days, dumating siya rito, nag-speak siya na about the kingdom. How many of you remember that? Diba? Nung nabuhay siya on the third day, 40 days siya na conference, kingdom ang pinag-usapan niya, ni Jesus Christ, at umakit siya muli. At nung umakit na siya, pinagpatuloy ng mga apostle at mga disciple ang ministry ng Jesus, ang kanyang mga action na ginawa. At ito yun, Book of Acts was written to continue what Jesus started. So si Paul, makikita natin dito kung gano'n siya ka-eager sa kanyang mission. So sana maging ganun din tayo ka-eager, all of us, how to finish the mission that God has started in our lives when we receive Jesus Christ. When we receive Jesus Christ sa ating buhay, hindi dito natapos na yung buhay natin, nagsisimula ka pala. Hindi ito yung tinatag mo si Jesus, okay na ako, ligtas na ako, mamamatay ka lang ako dito, taligtas na, hintay mo na lang ako pabalik niya, basta importante, magpakabalik ako, hindi ako pamumura, okay na, hindi po ganun,
napaka-simpleng buhay ng Kristiyano noon. Meron ang mga mission dito, no? Tinatapos si Jesus, engage ka na ngayon sa mission. Hindi yung doon yung pupunta. Dunes, wala kang ginagawa para kay Lord. Ay, kaya ka lang sa McDonald's, pagdating ng linggo, kanta-kanta ka, kasi Dunes, gano'n ka talaman, hindi ko gano'n. You need to reach out for your friends to win them back to the kingdom. Hindi po ito yung relax-relax ka na Christian, tapos ang lakas mo mag-speaking nita, ito sa katso na makaba, eh wala ka naman nawi-win sa inyo, sa isang taon, may nawi ka ba isa? Ang lakas mo mag-sura kasi sa tatapad-tapad. Tapos, ano, may nag-mission ka ba? May nag-mission ka ba kay Lord? Wala. Yun ang problema. Naging ministry lang na wala yung mission assignment. Parang wala akong kausap ngayon. Dapat alam mo kung ba't ka sinusustain ng Panginoon, ba't ka pinalalakas ng Diyos, bakit ka niya, pag nagkasakit ka, gumagaling ka, kasi kailangan ka niya. Hindi ka niya pinagagaling para sabihin, uy, saan mo pakiramdam, magaling ka mo ah. Hindi po ganun yung pinagagaling ka niya para magaling ka niya sa kaharian. Hindi nyo, uy, malakas na ako para magawa ko na yung mga errands ko, mga pag-aaral sa Arbach, hanggang sa mula araw. Okay po yung mga yan, pero hindi yan yung mission. Yan po ay pasyal. Okay? Okay? Pinalalakas na ni Lord for a mission. Okay, tingnan natin ito mga kapatid. Medyo mahaba-haba lang ito. So, tingnan natin. Now from Miletus, Paul sent to Ephesus and called for the elders of the church. When they came to him and said, he said, you know, about, ilan nito ah? Gusto ba ma-internalize nito? Sige, babasahin ko with passion na para maramdaman niyo. You know about my life. From the first day I came to Asia, you know the way I live all the time I was with you. Okay. The evil people made plans against me, which troubled very much. But you know, I always served the Lord unselfishly, and I often cried. Grabe yung kanyang mission, right? Paul, may iyak siya sa gitna ng ministry. You know, I preached to you and did not hold back anything that could help you. You know that I taught you in public and in your homes, like connect, okay? Nagkailan ko rin si Paul, no? Nagpipun sa public at sa mga bahay-bahay. Kaya yung ginagawa natin, like connect na sa Bible yan. Kaya sabi sa inyo, pag like connect na kayo, then ang daming mga taong naliliwa natin sa mga like connect. I warned both Jews and Greeks to change their lives and turn to God and believe in our Lord Jesus. Okay? Kita mo sa statement ni Paul, wala siya nababagin na religion dito, ah, puro Jesus lang. Okay? But now I must obey the Holy Spirit and go to Jerusalem. I don't know what will happen to me there. So, grabe talaga yung kanyang mission. Hindi ko na alam kung ano mangyayari sa akin. Yeah. I only know, ito lang yung kanya lang nalalaman, sabi ni Paul, I only know that in every city, the Holy Spirit tells me that troubles and even jail wait for me. Pero mo sinabi ng Holy Spirit, marami kang trouble at pwede ka pa makulong. Matinding mission dito. Ito yung gusto ko i-emphasize sa inyo, verse 24. I don't care about my own life. The most important thing is that I complete my mission. Grabe yung utak ni Paul. Wala na, hindi ko na, I don't care about my life. Wala na, hindi ko na iniisip sa sarili ko eh. Ang iniisip ko na lang kung paano ko matatapos ang mission na pinagagawa sa akin ng Diyos. Kung lahat ng